Hello guys, welcome back to my channel. Sa araw na ito guys, tuturuan namin kayo kung paano or ano ang paraan sa pag-aalaga ng koi fry na dalhin namin doon sa mud pan namin. So, nandito tayo kasama ang ka-team ko, Ken Lumulho. Cakes go, yo! So guys, before that guys, paki-shout out sa aming mga kahabi dyan sa Zamboanga City, lalong-lalo na si Jordan Crossbreed. Sa mga gusto maka-shout out ang kanilang pangalan, please click subscribe and comment below. So guys, before that guys, dapat alamin kung ano ang paraan sa pag-aalaga ng mga koi tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Dapat may determinasyon at dedicated ka sa hobby natin. So guys, samahan nyo kami. Ito guys, ay andito na si Ken at si Kix. Ayan, binibilang na ni Ken yung mga koi fry natin. So, ayan yung cellophane natin. So, kailangan nasa ilang pieces yung ilalagay natin na koi fry, pare? Sa isang cellophane. 1,000 or 500. Mm-hmm. So, kada isa sa ano, cellophane is 500 pieces para hindi masyadong ma-stress yung mga koi fry. So, ayan guys, kung pagkatapos nating maglagay ng mga koi fry is lalagyan natin ng medical oxygen yung cellophane. Ito yung medical oxygen. So dito namin nilagay mula sa tangki ko. So tinransfer namin dito yung hangin. Huwag kayong magtaka kung wala yung laman kasi ika nga ano yan, hangin yan, medical oxygen. So ayan guys, isa yan sa paraan upang hindi ma-stress yung ating mga isda. Dahan-dahan na bibilangin ni Ken yung mga koi fry natin. Okay? So, ayan yung dadalhin natin sa ating mud pan mamaya. So, subaybayan nyo guys yung ating adventure doon sa bukid. Dahil lang doon yung mud pan natin. A few moments later. Ayan guys, kita nyo Kicks, hindi rin naka-experience ng ganitong daanan. Ayan guys, what's up? Ang hirap. Nahihirapan tayo sa kalisod dito. Nahihirapan kami sa kalisod-lisod guys. Ayan, tingnan nyo guys. Parang oh Lord. Adventure guys. Adventure mo, wala ko ga, uyog-uyog ang kuno. Ulo. A few moments later. So ito guys, at dito na tayo ngayon sa ating mud pan kung saan natin ilalagay ang ating mga koi fry. So ayan guys, pag nakikita nyo, hindi pa tapos ang net sa ibabaw. Kailangan nating lagyan ng net para iwas sa mga ibon na papasok sa ating mud pan kasi sila yung kumakain ng ating mga koi fish fry. Kaya ito, lagyan nyo rin sa gilid. Ito guys, yung mga koi fry natin na ilalagay natin dito sa ating mud pan. So, yan, expected yan after 45 days, i-harvest natin. So, abangan natin guys ang mga video sa pag-harvest nito. Ayan guys,
dandahan na nating nilagay yung mga koi fry dito sa mud pan. So ayan guys, si Kahabing Ken ay nilalagay na niya nasa around 5,000 koi fry ang nandito ngayon yung nilalagay natin. A few moments later. Ayan guys, habang busy yung ating mga kasama, ay nasa pangyayon dito sa Duyan. Ayan, kasi kailangan ang pagkukoy guys, kailangan talaga natin ng effort at hindi lahat ng nagkukoy ay successful. Meron ding feel sa mga ginagawa natin. Okay? Susugal lang yan. So ayan yung mga kasama ko, busy. Busy. Pre, sangsayaw naman dyan. Ayan. Ayan guys, habang busy sila, explore natin yung lugar. Ayan. One hour later. So guys, natapos na ang ating paglalagay ng ating mga koi fry dito sa mud pan. So within 45 days, i-harvest natin ang ating mga koi at aabangan nyo ang mga video na aking i-upload. Sa hindi pa nakasubscribe, please click subscribe and click the bell icon para po ma-notify kayo kung mai-upload ako ng mga susunod na mga video. Guys, ang pag-aalaga ng koi ay tulad din ng pag-aalaga at pag-aaruga at tulad ng ating mga relasyon, kailangan ng tunay na pagmamahal para makamta natin ang tunay na tagumpay. Ito po si Rogin, the fish lover. Bye!